11 lugar sa Mindanao nagdeklara na ng state of calamity dahil sa epekto ng shear line. Pero as we speak po, we have 11 in effect na nagdeklara po ng state of calamity. 7 po ito sa Davao region at 4 po sa Caraga. Pinakabagong harassment ng China sa Baho de Masinloc, pinakamatindi na ayon sa Task Force on West Philippine Sea. So I can only speak on that duration since I became the spokesperson for the West Philippine Sea of the Coast Guard. Siguro ito yung pinakamatindi. Malacanang dapat maging transparent sa magiging desisyon sa pagpapapasok ng ICC investigator sa bansa ayon kay Senator Ronald De La Rosa. What I am asking for this government is to be man enough to please tell us what's the real score. Sabihin mo. Apollo Kibuloy, pinapasabina ng komite sa Senado matapos hindi tumugon sa imbitasyon. Ilang testigo sa umano'y pang-aabuso ni Apollo Kibuloy ipresenta sa Senado. Hindi po kayo anak ng Diyos na exempt sa otoridad ng Estado. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., iginiit na hindi papayagang manghimasok ang International Criminal Court sa Pilipinas. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. Driver ng pangunahing suspect sa pagkawala ni Catherine Camilon, nais gawing state witness ng Criminal Investigation and Detection Group. Meron tayong effort para sana maging state witness siya at sabihin niya na lahat kung ano yung nalalaman niya. Ipinasarang manpower agency ng Department of Migrant Workers sa Quezon City. Itinangging sangkot sila sa illegal recruitment. Nandito tayo ngayon dahil merong illegal recruitment. But the truth and in fact, the contract was entered into not in the Philippines, but in a different country with the proper license. And we have license here as well. So sasagutin namin. Kinakailangang lagda para sa isinusulong na People's Initiative, target makumpleto sa loob ng 2 hanggang 3 buwan ayon sa grupong pirma. Alagay ko po within the next 2 to 3 months, kuha na namin yung 8 million signatures and 3% per congressional district and 12% nationwide. 12% ng kinakailangang pirma ng mga botante para sa People's Initiative campaign na abot na ayon kay Representative Joey Salceda. We have already reached the mandate of the people. So the constitution should operate as provided. 4 milyong donasyong plastic cards ng pribadong sektor para sa pag-iimprenta ng mga lisensya, kanselado na. Para klaro tayo, you're donating the cards, ito gagawin namin dyan. To ensure transparency and make sure that there is no group that will be favored in the distribution of these cards. So gusto natin, so in doing so, talagang mababago yung kontrata, makakancel talaga. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaprubahan ang rekomendasyon ni Transportation Secretary Jaime Bautista na palawigin pa hanggang April 30, 2024 ang consolidation ng public utility vehicles. Pagpapalawig ng consolidation, itinuturing na tagumpay ng manibela at piston. Ang sabi natin, dapat hindi ito extension. Walang extension ng consolidation, kundi ho, extension po ito ng ating mga prangkisa. I-consider yung ating mga prangkisa, mga provisional authority, ibalik ang 5 taong prangkisa. Posibleng pagsasampa ng kaso sa Supreme Court laban sa pagtanggap ng COMELEC ng mga nakalap na pirma para sa People's Initiative, kinumpirma ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. Kahit ako mag-isa. But I'm sure magmarami magpapile. Pagka may ganitong mga conflict, kailangan na ng referee. Wina-welcome po namin ito at yung commitment naman po namin lagi kung ano man ang maging utos ng Supreme Court, susunod po at susunod ang COMELEC. Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez, nangangalap na ng ebidensya sa umano'y bilihan ng pirma para sa People's Initiative. Dinodocument ko rin para pagdating ng oras kung kinakailangan akong mag-file ng petition din sa Supreme Court questioning yung itong ginagawa nilang
pagpapapirma sa taong bayan. Gagawin ko at meron akong mga attachments. Sakripisyo ng SAF-44 mawawala ng halaga kung isusuko ang teritoryo ng Pilipinas ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We would also be disrespecting their memory if we give quarter to those who terrorize our people. We would be devaluing their valor if we cede our territory to those who would trespass upon it. April 2024 extended deadline para sa franchise consolidation. Huli na ayon sa Department of Transportation. PUV modernization program hindi ititigil. After April 30, hindi na rin kayo magre-recommend. Hindi na kami magre-recommend ng any extension. Kahit may kumausap sa insert. This is the eighth time that we are extending the deadline. Mm-hmm. Mga senador, kumbinsidong si House Speaker Martin Romualdez talaga ang nasa likod ng People's Initiative. Speaker Romualdez welcome dumalo sa pagdinig ng Senado sa isyu ng pag-aalok ng ayuda kapalit ng pirma sa susunod na linggo. Inaamin na po ba, Ms. Speaker, na sila yung behind this? Because may mga government funds na nagamit, ginamit. May violation po dun at napakalaking usapin nun. Ang pinagsabihan na si Speaker na huminto na at yung Resolution 6 ng Senado ang mangunguna. E bakit bumaligtad? Ibig sabihin, hindi si Speaker sumusunod sa Pangulo. Ganun lang kaliwanag yun. Tapos na lahat ng assignments natin. Yung senador hindi pa tapos. Taposin na yung trabaho ito. Nakikita na ang mga bilito. Huwag mo na lang may dinilang dito sa PI. Wala kang pakiram sa PI. Yung PI, trabaho na yan ng taong bayan. Yung mga pangulipan at yung mga senador, tapawin natin yung legislation. Mga empleyadong posibleng sangkot sa pagnanakaw ng plaka sa planta ng LTO, iimbestigahan. More than a year na po namin ito tinatrack down. But those previous months, medyo nahihirapan po kami dahil walang nagsasurface na ebidensya at mag-pinpoint sa mga tao na to. Pagkakaroon ng kasabwat sa gobyerno ng naarestong puganting Taiwanese na may sari-saring government IDs, tinitingnan ng Department of Justice. Pinapa-investigate po ng DOJ kung paano nila nakuha itong mga IDs na ito at kung ano yung rason kung bakit iba-iba po, no, yung mga pangalan dito at kung bakit kailangan niya ng iba-ibang mga government IDs. Tinatayang nasa 3.7 milyon na mga Pilipino nakaranas magutom sa pagtatapos ng 2023 ayon sa Okta Research Survey. Mataas ang mga berilhin. Napakamahal. Nagtitipid magka-ansya sa isang araw. Ang ulam, minahati ko para tanghalian hanggang gabi. Ang hirap kasi hindi ka gano'n dito kumita matumal ang paninda sa ngayon. Yan yung nasa discussion natin dapat. Paano yung mga, ano dapat mga long-term solutions natin. At mahigit 300 fruit-bearing trees tulong-tulong na itinanim ng MCGI Youth, PNP at Rizal LGU sa Teresa Rizal. Pagtatanim ng mga puno, malaking tulong para makontrol ang pagbaha sa munisipalidad ayon sa lokal na pamahalaan. Sa inisyatibo ng MCGI, ipinaramdam nila sa LGU na may kasama po kayo sa pangangalaga ng ating kalikasan. Kasi pag maayos ang ating kapaligiran, at sigurado ako maayos din yung pag-iisip ng ating mga kababayan at maiwasan natin yung krimen na mangyayari.